with Regine, and as promised, this time around, she will give us a peek into how she cooks her alige pasta. Alam mo ba yun yung favorite ko, Reg? Sayo, tatanungin pa naman sana kita, Reg. Ano yung mga ingredients? Pero parang niluto mo na. Olive oil with garlic. With garlic. Kahinaan natin ng konti. Saan ba to? Saan ba to? Ito. Uy, ang ganda-ganda ng stove namin. Super. Salamat, Elba. Ganyan lang naman yan. And then you just put the alige. Original recipe mo ba yan? Hindi, naano ko lang to sa restaurant eh. Tapos ginaya mo lang. Kasi mahilig ako kumain, tapos gagayahin ko. Anin ko yung taste. Ah, ganun lang ang konti? Oh, madami na yan. Yung mom mo, Reg, mahilig, marunong din magluto, no? Lahat naman sa mahilig siya, oo. Mahilig siya magluto. Kaya lang nanay ko kasi tamad yun. Ito ba yung pag-relax mo, Reg? Yung pagluluto ko kasi, or parang... Or pagkain. Out of necessity kasi yun eh. When I stayed in Quezon City, wala kaming help. Walang nagluluto talaga for us. So parang, I had to cook for myself and my sister. Ano I'm just putting mo? A little patis. Yay, I love kasi, it. Kasi, pag salt, parang hindi bagay. So, patis. Para bagay siya. Very fishy. Yun pala yung kulang pag nagluluto or pag nag... Ulam kami ng alige, wala palang patis. No, para hindi mo na rin, kasi patis has this parang malinamnam na taste, para hindi ka na mag-MSG or whatever, instead of using that. So, ano naman daw yung mga Filipino dishes na niluluto mo? Well, actually, hindi ako marunong magluto ng ganun. Basta kung kailangan mong Kung kailangan, out of necessity talaga. Oo. One time, nag-experiment ako, nakapag-bake ako ng lasagna. Sarap. Na ano lang ha, sa cookbook lang. You meron talagang, oh, I just followed lang. Meron pa akong white sauce. Parang mahilig lang talaga ako. Tapos ano, anong lumabas siya? Yung third? Oo, okay sarap? Siya. Kinakain nila eh. So siguro, naman siya. Okay naman siya. Ang mahilig actually kumain ng mga niluluto ko, yung brother ko. Brother mo? Malinis yung kamay ko. I'll just put a little bit of... Limon. Kasi para mawala yung lansa ba? Kung wala kayong lemon. Kalamansi. No, actually, better if it's suka. Just a little bit of it. Talaga? Because iba yung taste ng kalamansi. Iba yung taste niya. So, pag may gatherings yung family niya, ikaw nagluluto? Hindi. Hindi nila pinagkakatiwalaan ang luto ko. Pero my brother loves. Pagka yung, meron pa akong niluluto lagi yung puttanesca. So, he likes that. Gusto niya yun? Then we can put the pasta. Do you cook? For Augie? For Augie, talaga. Do you cook for Augie? I will, one of these days. Yeah. Hindi pa rin. Hindi pa eh. Hindi pa eh. Pero ako, nilutuan na niya ako. Yan ang niluto niya for you. Meron siyang specialty na adobo. Yan. Lagi siya nagluluto ng adobo. Okay, ha? Hindi mo pa kami pinapatikim ng adobo mo. Pero masarap po, nakakatawa. And then we have this thing na pagka nagugutom kami sa gabi, parang magkasama kami, no? We're friends, we're just friends. Pag nagugutom ka, tinatawagan mo siya pag gabi. Kasi magkapit-bahay lang kami. Ano ba nita kung nga neighbor lang kayo? May super neighbor. Kasi, saan siya nakatunod? Acropolis, ako sa Bulacan, super neighbor. Ano yung neighbor? Walking distance. Hindi, ano siya eh. Gentleman siya eh. Iba. Alam mo yung nagdasamin yun dito, kinis ko yung lips to lips. Hindi ka ba nagselo sa akin? Hindi man lang nakwento sa kay Regine. Hindi man lang yan nakwento yun sa akin. Baka kasi kung sa'yo nagay secret yun dahil baka magselos. Uy. Kasi eto na yun. So, mabalik tayo sa kinakwento mo. Sa paggabi, nagugutom ka. Dito ako mo si Augie. Meron kaming panawid gutom na tuyo and egg. Ah, sarap yan, yung bottled tuyo. Oo, tapos sinasama namin siya, parang wala lang. Tuyo lang siya, tapos lalagyan mo lang ng egg. Yun na yun. Ako sa bahay, palagi akong may tuyo. That's enough, yeah. Yung nakabote-bote. You wanna try it? Yeah, I wanna try it. Let's try it. That's our favorite part, Reg. And I'm always cooking with my hands. It's nice to cook with your hands. It's very simple, but parang sobrang sarap. Parang gutom na gutom naman ako. Sabi na naman ng mga kamag-anak ko, huwag ka masyadong patay gutom sa sweet na. Sabi nga, di ba? Sabi nga sa akin, alam mo, Mirma? Huwag ka masyadong patay gutom doon, nakakahiya. Baka sabihin, hindi ka na pinapakain ng ngayon. Nahan niya.
try natin, ha? Well, paano ba kumakain ng model, Wilma? Dito. Alam mo, mahirap mag-pretend. Alam mo yung... Model na ano. Ganito. Maganda ka nga, pero ano, no, bitukang maton. Pag ano, pag sinasabing, ay, siguro, ano, dainty yung appetite mo, hindi ka kumande. Kumakain talaga ako. Tinan mo. Oh, nakalimutan na to. Ayan, nakalimutan na naman. Ay, gusto mo ba? Hindi, okay lang sa kawali na lang ako. Masarap ba? Okay ba yung taste? Gusto ko malaman kung masarap ba? In fairness, ha? In fairness, magaling yung kumanta at masarap kang magluto. Sobrang ana siya kasi pag may guest kami na hindi niya talaga nagugustuhan yung ano, niluluto, sasabihin niya, buti na lang maganda ka. Eto. Kaya natatenso kanina pero sabi ko sa kanya, promise hindi lang masyadong neat yung luto ko. Pero masarap. Masarap to talaga. In fairness naman sa'yo, Miss Regine Velasquez. At inupos mo. Eh, kamusta na? Isa ka talaga, Kenyo. Pag nagluluto ka ba, minsan kumakanta ka rin? Hindi. Nagbe-belt out. At saka most of the time, you know what's funny? Pag nagluluto ako, titikman ko lang, tapos hindi ko nakakainin. Ah, kasi nga, sawang-sawa ka na siguro sa amoy. Parang hindi ko alam. Pero, titaste ko talaga. Raj, kung may boses akong ganyan, kahit anong gawin ko, ikakanta ko. Nabulunan ka ba? Ayan na. Nabulunan na ho yung ano. Buntis, okay ka lang. Okay, no, habang nabubulunan ko si Wilma, we will pause for a break. More discussions about Regine's life when the sweet life returns. Nagpawisan ako doon.